Hello guys, today gagawa tayo ng pumpkin and moringa gnocchi. Kahapon, bumili ako ng kalahating kilong pumpkin at saka isang bugkus lang ng moringa. So, huwag na nating patagalin ito. Umpisa na natin. So ayan, mga 5 minutes lang inabot at medyo tuyo na siya. Ibig sabihin, eksakto lang halos yung ating ginamit na tubig. Siguro dahil sa senior na tayo, kaya gusto ko, nakakain ako ng gulay. Pero sa paraan na gusto kong pagkain ng gulay, hindi naman ako masyadong maarte. Hindi naman ako maarte, kaya lang siyempre, gusto lang naman gawin to eh. Kaya sabi nila ito raw yung passion. Kaya nag-enjoy naman ako habang ginagawa ko. Okay? So ito yung nahahaluan natin ng moringa or malunggay. Pero babawasan natin yung masyadong marami yan. Yung iba niya gagamitin natin sa ibang recipe. Ito nga palang moringa or malunggay sa Tagalog. Ilagyan ko ng konting tubig para madali siyang i-blend. Since nawala akong food processor, ito na muna ang ating gagamitin. So, ito na yung ating moringa o malunggay juice. Pwede rin natin siyang gawing puree. I-reduce lang naman natin ng konti yan. So, sa ngayon, okay na yan para sa akin. Okay, paghaluin na natin yung ating pumpkin at saka yung malunggay. So, itong aking pumpkin, pwede naman nating i-roast lang ito eh. Pero mas gusto ko siyang i-steam or boil. Gusto ko medyo may moist talaga siya eh. Ito na yung ating pumpkin. Ihalo na natin yung ating moringa. Ayan. Okay. Lagyan natin ng konting pepper. Para masarap ng konti, may lasa, ating salt, okay. Ito na yung ating gnocchi, ang ating mixture, lagyan natin ng 3 tablespoon of parmesan cheese. Sumarap. Tapos lagyan natin ng isang globe. Okay. And then 2 cups of all-purpose flour. So yung ating pumpkin, medyo warm pa yan. Kailangan medyo warm pa yan pag nilagay nyo yung mixture ng flour, ng egg, tsaka yung parmesan. Gamitin nyo lang yung kamay ninyo para haluin nyo ito, okay? Okay. Lang yung ating mixture na pumpkin. Nasa mga 400 grams yan. So,
So, okay lang na magdagdag kayo ng konti pang harina para hindi siya masyado madikit, no? Alright, ngayon naman gagawa tayo ng ating fresh pasta. Okay, tagyan na natin ng konting oil ito. Ating working. Okay, ilagay ko muna ng konting harina para hindi dumikit. At kumuha ako ng portion dun sa ating ginawa kaninang dough. Okay, hatiin natin yan sa dalawa o sa tatlo. Ito ngayon yung aking pinagkakaabalahang gawain. Medyo kailangan lang ng konting tiyaga, pero masarap naman eh. Pag natikman mo na, okay yung resulta. Alright, this time gagawa naman tayo ng pesto sauce. Paborito ko to eh. So, meron ako rito yung basil. Basil leaves. Fresh basil leaves. Lagyan natin yan dyan. Gusto ko kasi medyo malasa. Okay. Meron din tayong 2 cloves of garlic. May natira pa akong konting pine nuts. Extra virgin oil. Bawal tumulo. Malik kasi yung butas eh. Anyway, meron naman ako dito medyo malaki. Nalang gamitin ko. Alright. Ito. Tagtagan natin. Sana medyo maraming oil eh. Olive oil yan man yan eh. Healthy food yan. Healthy. Tira ko ng konti kasi gusto ko mamaya magagawa ko ng green oil. Tapos natin. Watch lang. Pesto sauce ka muna. Lagi tayo na konti dito. Alright. Waiting na tayo. Nagpakulo na rin ako ng tubig para pakuluan natin yung ating milk. Yan. Mga 3 to 5 minutes yan. Paglutang yan, luto na. Sarap. Bahala na kayo guys kung anong gusto ninyong sauce nito. Ako kasi gusto ko pesto eh. Pwede ritong tomato sauce, pomodoro, carbonara, aglio olio, puttanesca, alfredo. Bahala na kayo. Thank you.
ng pipa. Parmesan. Tingnan natin ang parmesan. Alright. Sarap-sarap naman talaga. So guys, bahala na kayo kung gusto nyong dagdagan ng inyong pesto, parmesan cheese. Ako kasi minsan ginagawa ko, nag-grill ako ng chicken fillet. Dinadagdag ko dyan. Tapos maraming pesto at saka parmesan cheese. Nice.